Naku, Diyos ko, mga batang ito, they don't know what they're doing. Wait nga lang, pilot. Good morning, mga kambing. Ako si TP, ang DH ng mga DH na matagal nang hindi nag-live. At nag-live ngayon kasi eto na naman pa. Kaloka. Wait, share ko nga lang. Okay, Facebook. Ano nga ba to? Okay, share ko lang muna sa Facebook ko. Tara, let's. Tara, let's. Okay, wait. Sinare ko lang sa Facebook page ko. Alright, guys. Ganito ang naganap. Diyos ko. My God, I hate drugs. Alright, so ganito po. Natapos na yung termino ni UP de Liman Chancellor Fidel Nemenzo. Yung mga may hindi alam dyan, yung ano, Diyos ko, alauna na madaling araw dito, dapat tutulog na ako eh. Ano yung tawag din eh? Natapos na yung termino ni UP de Liman Chancellor Fidel Nemenzo. So dahil doon, magbobotohan na para sa bagong ano, chancellor. Now, unanim, parang near unanimous, yung student community, faculty, whatever, ang gusto nila si Nemenzo. Ang diferensya, nung nagbotohan na ang Board of Regents, so basically ano yun, Board of Directors, basically, ng UP de Liman, ang nanalo si Vistan. Boto po ay 7-4. No, 7-4. O ngayon, eto at disclaimer muna, disclaimer. Personally, ang gusto kong manalo doon si Nemenzo dahil teacher ko yun. Teacher ko sa math yun eh. I like the guy. Baka Nemenzo ako. But the fact of the matter is, natalo si Nemenzo. Paano gagawin? Then nung nalaman ko na si Vistan yung nanalo, ang reaction ko talaga, hindi ko pa nakikita yung mga nangyayari kanina. Ang reaction ko talaga, nung nalaman ko natalo si Nemenzo, parang, ganun talaga reaction ko. Pero, ganun talaga buhay eh. They move on. This susunod na pagkatapos ng ilang bang taon yan, dalawa, tatlong taon yung termino na yan, o de, takbo uli si Nemenzo kung chancellor. Ang depresya, natalo talaga. So ngayon, heto na ang masaklap na nangyari. Nagwala ang, hindi naman lahat ng UP students, pero maraming mga ano UP students yung ano. Eto o, share this tab instead. Eto o, pinublish po ito ng Tinig ng Plaridel. Okay, Tinig ng Plaridel. Ayan o, naka-boomerang. Boomerang ba tawag doon? Hindi ba bala boomerang naka parang 5-second clip. Ang ginagawa nila, guys, ang gusto doon ng mga estudyante, eh, magpaliwanag daw sa ka-estudyantihan ang Board of Regents kung bakit si Vistan yung kanilang ibinoto. Ayan o, hinahambalos. Itong, kung hindi nyo alam yan, yan po e pinto ng administration building ng UP. Yan pong admin building, alam niyo sa oblation yung may nakaganon yung lalaki. Na, yun yung mismong sa likod noon, yung building na yon. So gusto nila warakin yung pinto. Tapos nga, alitali, ayan, medyo normal pa itsura ng pinto dyan, but dun sa mga subsequent na photos na pinost ng Tinig Plaridel, ito, pininturahan nila, nakalagay, shame Board of Regents. Una, ang OA nyo naman. I mean, real talk lang guys. 10 taon ba kayo mag-aaral sa UP? Eh, 4 years lang naman ang course sa Pilipinas. Masisira ba buhay ninyo pag hindi si Fidel ang naging chancellor? I mean, ulitin ko lang ha. Gusto ko si Fidel Nemenzo manalo, pero my God, kung ako yung estudyante na tatalo si Fidel Nemenzo yung mano ko, bay, magbubuan na ako, apat na taon lang naman ako roon. Hindi naman ako doon magtitira. Napaka-OA nyo naman. Diba? Napaka-OA.
Tapos, eto pa. Pininturahan pa nila to, etong admin building. Eh, sabi ko, parang may mali. So, chinek ko yung website ng ano, ayun o, sinulatan pa ng Pentelpe, no? Destruction of pub, ano yan, ha? Public property and of university property. So, syempre, ako naman, tumingin ako sa Code of Student Conduct ng UP Diliman. Wait lang. Darating tayo dyan. Heto po. Share this tab instead. Zoom in. Yun yata pinaka-zoom yan. Okay. Nandito po sa page 14. Pasensya na ha, kasi alam niyo na weirdoan ako, isa sa mga pinakamalalaking kritiko ni Pangulong Duterte, itong mga taga-UP na to. Yung kumpul na yan. Eka ako, parang kahit daw, di ba ang eksena nila, kahit na merong injustices na nangyayari, don't take the law in your own hands. Parang ganyan na mga eksena nila, don't take the law in your own hands, Duterte. Ano ginawa nila rito? Ano, pakipokro ito namang batang to. Alright, tuloy natin. Wait. Nasa ano, sec na page 14 eh. Number 8, 9, 10, 11, 12, 13 po. Ayun. Damage to property. Ang pinabasa ko po ngayon na yung student handbook po, yung latest version niya, ay 2012. No, 2012. So, section 4.1.3.2. Damage to property. So, ang title po nito ay damaging or defacing property within university premises, including but not limited to littering and vandalism. Vandalism. Okay, next. Ano ang penalty? Ito po yung regular penalty, ha? Para sa unang violation daw, suspension mula 1 week hanggang 1 academic year or community service. Or, second violation, blah, blah, blah. Pero, kung ang misconduct ay kinomit ng 2 o mas marami pang tao acting in concert and/or, so optional lang yung pangalawa. Yung una pa lang na condition kung ano na, satisfied na. 2 or more persons acting in concert. So, pinagtulungan. Ang unang violation po ay suspension for 1 month to expulsion. So, ibig sabihin po dyan, guys, in simple terms, yung mga nag-vandalize sa UP, dahil kuntsa-kuntsabahan sila nagbabanda, kita mo, pwede mo lang ihampas nyo mag-isa yung hagda na yun sa pinto. Diba? Ang range po ng penalty ay 1 month suspension hanggang expulsion. Discretion yon ng Board of Regents. So, ang tanong ngayon, dapat bang i-expel itong mga batang ito? Yun po mga may hindi alam dyan, yung bagong chancellor ng UP ay taga College of Law ng UP Diliman. Pasensyahan na tayo ha, mga taga-UP. Libre na po ang pag-aaral ninyo. Salamat kay Pangulong Duterte at sa Kongreso ng panahon niya, nagkaroon po ng political will na magkaroon ng free tertiary education sa mga public schools. Libre na po ang tuition nyo. Eh sa kabila nun, sinira nyo pa yung property. Ano po ba ang pinaglalaban nyo dyan? Ha. Kasi totohanan lang guys, pag halimbawa na pag ito po ang pinag-uusapan natin dito, basically ano ba to, administrative case lang to eh. Ang pinag-uusapan lang natin dito ay administrative case dahil po ano to eh, ang tanong lang dito ay magiging estudyante ka pa ba ng UP o hindi, o parang responsibilidad mo bilang estudyante ng UP. Pero may criminal case din po ito. Ay, revised penal code. Yes, ma'am. Article 2328 yata. Yun, wait nga lang. Double check ko lang.
327. Okay. Ito po yung sa revised pin. Ito po yung pinag-uusapan natin kanina, 'di ba? Pag nag-vandalize ka o nagsira ka ng property. Well, sa itsura po ng pinto na 'yon, eh mukhang sinira nga. Dahil ano 'yan eh? Matik ang tag kailangan gumastos ang taong bayan diyan para kuskusin yung pintura, tanggalan ng barnes, o pwede bang barnesan lang kung saan yung may pintura. Buong pinto na yung babarnesan yun. So anyway, share this tab instead. Nakatingin po ako sa revised penal code. Okay. Who are liable for malicious mischief? A person who shall deliberately cause channeling any damage not falling within the terms of the next of the preceding chapter. Ito kasi arson yung arson yung nasa previous crimes involving destruction, vessels, arson. Checkan natin yung previous. Arson and other crimes involving destruction. Destructive arson. Arson yung susunog yan eh. Hindi yan eh. Other forms of arson. Ano lang. Check lang muna di arson para lang sure lang tayo. The penalty of reclusion temporal in its maximum period. Who shall burn? Kailangan burn. Okay? Burn, burn, burn. Okay? Burn, burn. Okay? If the value damaged, yeah. Puro sunog to eh. Puro pag nagsunog. Cases of arson, not including, hindi eh. Kailangan nagsunog sa arson eh. Okay, malicious mischief ka talaga. Mm-mm. So, Article 328. Alright. Special cases daw ng malicious mischief. Ang isang tao, basahin ko na ng English. Any person who shall cause damage to obstruct the performance of public functions, blah, blah, blah. Or who caused damage to the property of the or any of any other thing used in common by the public. Guys, ewan ko lang ang admin building po ng UP ay used in common by the public. Public building po yun. So may presyon correctional. Ano may presyon correctional in its minimum and medium periods? Presyon correctional, check nga natin. Obviously, exceed ng 1,000 pesos yun. Minimum 6 years. 6 years na imprisonment. Ewan ko lang ang mga batang ito. Kasi alam ninyo, nawiwirduhan ako. Nagmamaktol kayo dun sa naging ending ng eleksyon ng Board of Regents, na akala ninyo demokrasya ang UP. Reminder lang po dun sa mga UP students dyan, hindi po demokrasya ang UP. Ang pagpapatakbo po ng UP ay batay sa desisyon ng Board of Directors, ng Chancellor, ng Board of Regents. So sana po, kung naluloka kayo na po pwede kayong baliktarin ng Board of Regents, dapat dati pala nag-rally na kayo na buwagin na yung Board of Regents. Buwagin na yung Board of Regents at palitan niyo yung sistema ng popular vote para sa Chancellor o UP President. Hindi yung, ayan yung sistema, tapos hindi nyo nakasundi yung sistema, tapos magwawala kayo ngayon. Bayan. So, punto ko dito nga, ganire, kung kayo ay galit, edi pagmumurahin yung mga teacher doon, bahala kayo. Pero huwag kayong manira ng public property dahil wala nang sabi nyo, walang pera Pilipinas, kagdadagdag pa kayo sa gastos. Wala namang kakwenta-kwenta yung pag sinira ang ginawa ninyo. Sabi ni bakit daw nagagalit ang UP students? Kasi hindi, yung gusto nilang chancellor, hindi nanalo, si Nemenso. E di presa, ako gusto si Nemenso eh. Hindi siya nanalo, hindi ganoon talaga.
'Di ba? Sabi ko, sirain niyo 'yun. Edi una pa lang pwede na kayo i-expel sa UP. Pag na-bad trip sa pag nako. Ilang counts pa 'yun yung una nung hinahambalos niyo yung pinto, nung hinaginagamit niyo yung hagdan, pangalawa noong pinintirahan ninyo ng same BOR. Tapos pangatlo, ano pa, nung sinulatan nyo pa ng pentel pen. Eh, pasensyahan na. Hindi, again, hindi ako mag-advocate na ma-expel kayo, pero kung ma-expel kayo, wala kayo makukuha simpatsya sa akin, wala kayo makukuha simpatsya sa taong bayan. Isipin ninyo, nadrama-drama kayo na ayaw ninyo na nagsasayang ng pera ng taong bayan. Ano ginawa ninyo? Sa palagay ninyo, hayaan nyo lang na gano'n yung pintura doon? Hayaan lang na UP yun? Ay, mga batang ito, hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Actually, alam ninyo, pero ginawa nyo pa rin. So, Mario Josep, nakaka-stress. Kasi ano, ang trabaho nyo dyan, mag-aral, hindi magtibak. Kaya kayo nandyan, parang graduate. Swerte nyo nga, libre pa kayo dyan eh. Nung panahon ko, eh, Diyos ko. Sabi ni Santeron TV, let them fix the property or else expel them. Paano lang ayusin yung malay nila dyan? Qualified ba sila mag-ayos nun? Sabi ni ano, may dagdag trabaho si Manong Janitor, buti na lang sila mag-aayos. Malay ng mga batang yun. Magtanggal ng pintura, magbarnes, magmasilya ng ano, magmasilya ng pintuna UP-UP. Hindi nyo ba alam na antigo pa malamang yung pintuna yun ng UP? May history yun? Lumang kahoy yun? Sa kaharap na ganun kalaking kahoy ngayon. Yes, ma. Ako sa akin lang, kung ma-expel yung mga yan, okay lang. Wala simpatsa akong, walang, hindi, again, hindi ko itutulak na ma-expel kayo. Pero kung ma-expel kayo lahat, en masse, yung wholesale kayo ma-expel, hindi man lahat, meron mga taga-UPI na tahimik lang. Pero yung mga pasaway kanina, ma-expel kayo sabay-sabay, wala kayong makukuha simpatsa sa akin. Buti lang, di ako natuloy sa UP. Sabi na may nagsabi, nag-comment. Hindi naman lahat ng taga-UP, diba? Hindi lahat. I would say na 99% ng UP, hindi yung aktivista, 1% lang yan. So yun lang yung maingay. The only way na matigil ang ganyang gawain sa UP ay kung tatanggalin na UP D&D Accord. Naiwan ko to, yaan mo na yun. Let's reserve that issue for another day. Sabi ni Senyor Simon, yan kasi ang klase ng demokrasya ang gusto ng mga yan. Pag hindi paborsakan nila, magwawala sila. Yung mga nagwala kanina, mukhang ganun. Yung karamihan sa UP, hindi naman ganun ka-uwi yan. Ngayon. Pero sa may expel yun, yan mo? Expel na yan. Hindi tama yung ginawa nila kanina. Hindi tama. Bigyan na leksyon para di... Kung saan estudyante talaga yung gumawa ng vandalism. Eh may ano kanina eh. May video kanina. Mga bata pa yung humahambalos. Hindi kasama sa demokrasya ang pagsira ng mo. Oh. Ewan ko, saan ba mga magulang niyan? Hinahayaan niyo mga anak na magkaganyan. Sabi nung isa, I wonder ano reaction ng mga magulang nila. Well, hindi pa siguro nakaka-react. Hindi pa kumakalat eh. Baka bukas. Okay, last three questions. Disclaimer, personally, ang gusto ko si ni Menso manalo, inatalo eh. Gusto ko eh, kaibigan ko yun eh. Personal ko love si Nemenso, promise. Personal ko love si Nemenso. Teacher ko yan sa abstract algebra. Teacher ko yan sa ano, abstract algebra. Group theory, ring theory.
advanced math. Kaya gustong-gusto kong galing magturo yan. Gusto ko siyang maging chancellor. Hindi prensa natalo. Ganyan talaga. Paano? Pero nagwala ba ako? Hindi. Let's go. Bata, nagpaano mo lang. Hindi pa nga kumpletong bahagi ng society na nagbabayad ng ng lahat ng buwisi. Ganyan na mag-inert. Sa akin lang, may ma-expel dyan. Okay lang. Then, okay, last two questions. Ang 13 na, kailangan ko nang matulog. Di klase pa ako, alas 9 ng umaga. Suspend dapat yung mga estudyante. I think it's kind of a given na baka malamang ma-expel sila. Ay, ma-suspend, ma-suspend din. Maraming masususpend din. Tanong, may ma-expel ba? Sabi ni Eric Santos, ano ba ayaw nila sa bagong chancellor? Hindi ko alam. Actually, alam nyo, kumi-issue lang sila kay Bistan, pakinggan ko eh. Paliwanag lang nila maayos. Eh, kaya lang ano ginawa nila? Sinira nila yung public property? Ay, patay na. Wala na usapan yun. Hindi kayo marunan diplomasya. Diba? Diyos nyo, alam nyo kung may, halimbawa, kung si Bistan may corruption issue, o sabihin natin incompetent si Bistan, edi paliwanag nyo. At nang naintindihan ko, naintindihan ng taong bayan, pag nagwala kayo, patay, wala na kayong audience. Diyos me. Sabi ni ano, kung pwede, huwag na bigyan mo ng budget ng UP. Huwag naman, extreme naman yun. Pero dapat siguro ipatawag yung mga bata na yan. Tandaan po ninyo ha, ngayong panahon na to guys, ano na, tapos na yung K-12 system na ngayon sa secondary school. K-12. So, halos certain na ang mga college students ngayon ay 18 anyos pataas na. Kasi nung araw, 16 lang yung 15, 16, 17 na yung mga minor edad pang nagka-college. Pero po ngayon, dahil K-12 na, nagkaroon na extra 2 years, a vast majority ng mga nagka-college ay 18 anos na, age of majority na yon. So, kompleto na po ang criminal liability noon. So, baka po pwede, pag susunod na budget hearing, ipatawag niyo mga estudyante na yan. Pasagutin niyo kung anong sinira nila. Yun yan. Susunod na budget hearing. Baka mamundok na mga yan pag na-expel. Hindi naman siguro. Tawag nyo. Tapos ano, gisahin nyo sa ano, Senado. Yun na natin inam nila. Yung pong mga ibang mga state university dyan, huwag nyo gayahin yung mga estudyante kanina rin, yung pinakita ko sa video. Tingnan nyo mo, nasan ba yun? Ito po. Sinulatan pa ng pencil pen, publicize the votes daw. Ipapublicize din naman yun eh. Bakit? At second, ito pa weird eh. Meron ba statutory basis na kailangan i-publicize yung votes? Ang weird. Tapos susulat, bakla, susulatan yung pencil pen. So, bakla, ano ba yan? Tama ba naman yan? Ganda-ganda ng pinto eh. Ay, no? Oh my. Pakaswerte niyo pa nga eh. Nung panahon namin sa UP, nung nasa UP pa ako nung araw, nagkaklase ako, nakong tricycle driver. Kahit ano, ang tuition nung panahon namin, 6,000 pesos pa lang. Pero sila hirap na. Hindi, kasi kami man, ang pamilya ko naman din naman ganun kahirap nun. Nung pagsalta ko sa UP. Pero yung ano, isang ano, anak ng tricycle driver, 6,000 na ano, pantuiso talagang ginagapang talaga nila dahil ang hirap ng pera. Tapos kayo ngayon, mga libre na, tapos aarte nyo pa. My God, di malang ginandahan yung handwriting. Tama nga naman.
UP admin, Chancellor Bistan, kung nabahala sa mga to, mali ang ginawa nila. Tulog na ako. Ako si TP, DH ng mga DH sa Future Unicorn. Pa-share, magkasilbi kayo sa akin, Char. At the obligatory closing song. Thinking Pinoy, puro tawanan, di ka mapabago. Thinking Pinoy, para sa bayan. Ang programang wise at may laman. Informative news at maasahan. Di na malilinlang. Thinking Pinoy, para sa bayan. Mamamahayag na siyang tunay sa mundo ng lies at hate. Thinking Pinoy makes our world better today.